Kumusta tayo dyan? Isang mapagpalang oras araw sa atin dyan mga kashawk, mag-reaction tayo sa channel ni Papa Kurot sa Third Temple ng Israel na ipatatayo ng mga Hudyo na hudyat ng pagbabalik na ni Kristo. Para sa akin ang temple ay ang ating sarili na manahan sa atin ng pamumuhay na banal sa uring mataas ang pananampalataya. Kayo, ano ang opinion ninyo? Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa amin, Carolettes. Ang seremonya para sa ikatlong templo ay nangyari na. Mahalagang mailabas natin ito ngayon dahil nauukol ito sa reenactment ng water libation na naganap noong October 12, 2022. Ito ay upang maihanda raw ang paggawa sa ikatlong templo. Ang sukot na kilala rin bilang Feast of Tabernacles, Feast of Booths o Feast of Shelters ay kasalukuyang ginaganap. Ito ay isang holiday na ipinagdiriwang ng mga Hudyo. Ito ang ikapito at huling kapistahan na iniutos ng Panginoong Diyos sa Israel na ipagdiwang. At isa rin ito sa tatlong kapistahan kung saan sila ay inuutosang humayo at humarap sa Panginoong Diyos sa lugar na pipiliin niya. Ang ikatlong lugar ng pagsamba. Maraming tao ang interesadong alamin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa posibilidad na magkaroon ng ikatlong templo dahil may mahalagang papel ito sa kasaysayan ng sinaunang mga Israelita, lalo na sa mga Hudyo na mga Israelita rin. May tatlong indikasyon sa banal na kasulatan na nagtuturo sa pagkakaroon ng isa pang templo. Sa kabila ng katotohanan na ang mga teksto sa Biblia ay hindi palaging maliraw na tulad ng gusto natin. Ang unang dalawa sa mga ito ay naglalarawan ng isang physical na templo, habang ang pangatlo ay simboliko lamang. Ang katotohanan na ang pista ng mga tabernakulo ay madalas na binabanggit sa Biblia bilang isang paraan upang maakit ang pansin sa iba pang mahalagang pangyayari ay isang dahilan kung bakit ito ay napakahalaga. Marami pang ibang pagkakataon ng maraming pangyayari na nangyari sa banal na kasulatan sa panahon ng pista ng mga tabernakulo. Ngunit, pag-uusapan natin ang tungkol sa reenactment ng paghahandog ng tubig na idinaos upang maghanda para sa ikatlong templo. Noong October 12, 2022 sa Jerusalem, idinaos ang full dress reenactment ng pag-aalay ng tubig habang ginagawa ito sa templo kasama ang ilang daang kalahok na pinangunahan ng mga kohanim at mga bantay ng pari na sinamahan ng mga libita na tumutugtog ng mga instrumentong pangmusika. Ang kaganapang ito ay isang pagsasadula kung paano isinagawa ang pag-aalay ng tubig sa templo. Nagsimula ang seremonya sa Shar Hoshbot na matatagpuan sa Dung Gate sa lumang lungsod ng Jerusalem. At doon, sumama ang mga kalahok sa mga pari sa pasusuot ng mga damit na ipinag-uutos ng Biblia at nakipaglaban si Levi gamit ang instrumentong pangmusika habang nakasuot din ng mga espesyal na damit. Ang ritual ay pinangunahan ng mga libita na may talento sa musika na tumutugtog ng masayang musika sa mga tambol, violin, gitara at klarinete. Ito ay habang bumababa sila sa mga sinaunang daanan patungo sa lambak sa ibaba ng bundok ng templo.
nagsaya at nagsayaw ang mga tao habang tinatahak nila ang mga archaeological na guho ng sinaunang lungsod ni David, isang nayon ng Arabo, at sa wakas ay patungo sa bukal ng Siloam na ginamit noong panahon ng templo. Ang prosesyon ay pahinto-hinto kung saan ang mga trumpeta na gawa sa purong pilak at may sukat na apat na talampakan ng haba ay tinutugtog. Bilang karagdagan sa ilang iba pang mga rabay, si Rabbi Israel Ariel na kilala sa pagtatatag ng Temple Institute ang nagsilbing tagapangasiwa ng kaganapan. Ang gintong lalagyan na nagsisilbing pichel ng tubig sa pool ay inilagay sa harap ng parada. Matapos mapuno ang pichel, ang prosesyon ay bumalik sa tuktok ng bundok kung saan ang isang maliit na bersyon ng altar at ang mga kaugnay na kagamitan nito ay itinayo sa isang bukas na espasyo malapit sa Western Wall. Ang seremonya ay nagtapos sa pagpapala ng mga pari at pagkatapos nito, ang isang beses sa bawat 7 taon na seremonya ng hakal ay ginanap. Ang altar ay pinalamutian ng malalaking sanga ng wilo gaya ng ginawa sa templo. Ang holiday ng Sukot ay isa na minarkahan ng kagalakan at ang pag-aalay ng tubig sa templo ay nagsilbing pinakatampok na punto sa pagdiriwang. Ang seremonya ay tumatagal ng 15 oras at ang mga pagdiriwang na kasama nito ay tatagal sa buong gabi hanggang sa susunod na umaga upang ipagpatuloy ang serbisyo sa templo. Sa huling 6 na araw ng isang linggong holiday ng Sukot, sa panahon ng serbisyo sa umaga, sa huling 6 na araw, isang water libation o libation ng tubig ang ginawa kasabay ng pagbuhos ng alak. Pagkatapos nito, aakyat ang 2 pari sa batong altar sa looban ng templo at magtutungo sa bukal ng saka sa paanan ng bundok Moria. Doon, pinipuno nila ang lalagyan ng 3 takal ng tubig sa bukal na katumbas ng humigit-kumulang na 2 pinta at pagkatapos ay babalik sa templo. Ang tubig ng Gehaan Spring na dinaladala doon ng Salam Tunnel na kilala rin bilang ang tunnel ni Hezekias at kung minsan ay tinutukoy sa Biblia bilang ang Lower Pool ay itinayo noong panahon ng pag-ahari ni Hezekias noong taong 750 hanggang 687 BC upang palitan ang isang mas matandang lagusan ng Canaanite na kilala sa Biblia bilang ang itaas na pool na madaling pasukin ng mga umaatake. Ang Salam Tunnel na kilala rin bilang Tunnel ni Hezekiah ay kilala rin bilang Hezekiah dahil sa bagong pool at tunnel. Ang mga hukbong kumukubkob ay wala nang daan sa tubig mula sa bukal. Ang mga arkeologo ay may opinyon na sa panahon ng 2 templo, ang tubig ay patuloy na umaagos sa timog at nakokonekta sa isang karagdagang mas malaking pool. Ang pool na ito ay unang natuklasan noong tag-araw ng 2004 at ang mga bagong bahagi nito ay lumilitaw pa rin araw-araw. Mahalagang tandaan na ang taon pagkatapos ng Shemitah ay itinuturing na isang maluwang na taon para sa pagdating ng Mesiyas. Hinihintay pa rin kung ang mga Hudyo ay magtatayo ng isa pang pisikal na templo bago ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa kabila ng katotohanan na ang pagtatayo ng espiritual na templo na binanggit ni Pablo ay isinasagawa na. At sa kabila ng katotohanan na ang isang pisikal na templo ay maaaring iiral sa panahon ng milenyo. Hudyat na nga ba ang reenactment ng water libation na naganap noong October 12, 2022 sa paghahanda sa pagtatayo ng 3rd templo?